Hello guys, at ngayon ay dire-diretso na tayo, no? Ayan, para sa may second video natin. And yung first video, pwede nyo i-check sa may channel. Okay, about yun sa top trending stocks. Okay, today. So ngayon, yung ano natin, second video natin. Of course, about ano to? Update for SEC, DMC, LTG, TL, ALI, saka GLO or Globe, no? So, of course, don't forget to subscribe, tapos pakipress na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update. So, let's start. For W, same pa din, ano? 33.4. So far, so good. Kahit na ano to, na bumalik dito sa may support, ayan. So malapit yun sa may 33 guys, no? Kung magra-round off tayo, 33. Ayan. So since nasa weekly tayo kanina, looking again here sa may daily chart, mukhang ano naman to, no? Mukhang medyo maganda naman yung pagkaka-hold nung price. Okay, above sa may support natin, malapit ngayon sa may 33. So, medyo sideways siya right now. So, it means pagka nag-hold to ng matagal at nagpa-bounce-bounce lang dito sa area na to, it means may chance talaga na mag-rally to at mag-rate sa may 36. Okay? So, pwedeng-pwede. Pero dapat mag-hold nga dyan sa may support na yan. Ano? Itong chart for SEC, guys. And yung 200, pagka-chinek natin, still goods. Ayan. Why? Because yung kanyang price is nasa taas ng 200-day moving average. Ayan. So, of course, yung na pinaka-breakout point dito yung 36, guys. Yung palagi po natin sinasabi. Itong 36 na to. Ayan. Then, of course, yung next DMC. So, pagka-chinek natin sa weekly, okay, so medyo naging berde ulit. Hoping for na mag-rally dito sa may resistance natin, 11.87 kasi yung next eh. Ayan. So, possible dyan kung masosustain tong rally na to, no? Short rally na to, guys. Ayan, so medyo maliit lang kasi eh. Pero kung malalaglag, course, ano to, kumbaga much better in terms of opportunity because kung titignan natin talaga, so pagka nagre-rate sa may trend line, eh talaga nagkakaroon ng ano to, magandang rally, no? Huge rally, guys. 27%. Okay, tas eto pa 40, 50%, ang di ba 18%, tapos 18% ulit. So, it means, of course, not bad, ano, kung talaga malalaglag. So, malapit dito sa may trend line, 10.4. So, yun nga lang, kung malalaglag. Eh, kung hindi, no? And katulad na to, medyo, na for me, may chance na mag-breakout. Why? Because kung titingnan natin, intact ngayon ang ano niya. Ang kanya itsura, guys, no? So, konting ano lang to, kembot lang. Pasok dito yan sa may resistance natin. Pwedeng-pwedeng mag-rally, guys. Katulad na to. Huge candlestick. Diba? So, big tuloy. Big green candlestick, guys. No? And so, pwede maulit yun for DMC, guys. Yung ganitong setup of play. No? And, next, LTG. For LTG. Okay, sorry, ito sa ulit. Nice. Yes. Of course, ang ano dito, ang pinaka-critical part, yung breakout, and at the same time, kung magfo-focus tayo sa may support sa horizontal, eh, eto na yun, no? Yung sa may 9.9 na to. Ayan. Since yung kanyang price is nasa baba pa rin ng 200,
we can say na magiging bullish agad kung siya ay mag-breakout dito sa may trend line natin pa diagonal. So ang pinaka-confirmation natin pagka nakapanik dito sa may taas ng GIS. So at least mga 10.3, ano? So twice na siyang ano, nag-retest or thrice pala kasi ito yung una. We have 1, 2, 3. So thrice nag-retest pero wala eh. Hindi makarecover guys, ano? Or hindi mag-hold sa may taas nung 200-day moving average. Kaya this one is very critical. Critical for LTG. Same here. So kung kapag babasihan natin to, mukha siyang ano, no? Cup and handle pattern. Of course, pwede yan. Ayan, no? O, diba? So bukas, tignan natin kung magbe-breakout. Since, ano pa lang ngayon, Tuesday pa lang ngayon, we have 3 days more. Okay, para may monitor natin yung progress na to, no, for LTG. Ayan. So next, TEL. For TEL guys, so sa weekly ay kasi dito kung titignan natin pullback eh, no. So throwback here, then bounce, and right now so andito ulit sa may taas. Okay. Check natin dito sa daily chart. So bounce lang kasi ito eh. 'Di ba? Pullback, so first throwback to then pullback dito. Ayan, 10 bounce pala. Sa 1.5 ano. And kung magrarally to ulit, of course ang next target na natin 1.6. Ayan. So 1.6. Of course, silipin natin yung overall pattern na to, no, for TEL. And then ito very visible sa, no, and sa weekly. So, sa weekly, ito itsura niya talaga. Ayan. So, for this one, ano to, sideways, guys, no? So, target, somewhere here sa 1.9, okay, malapit sa 1.950. Okay, mga retest dito, no? Ayan. Next, ALI. For this one, ano to? Trending din to, guys, of course. Ayan, so, red candlestick. And sana mag-gold sa may neckline, ano? Yung sinabi natin kahapon. And so, very exact. Somewhere here sa may 29 point something or kung mag-round off tayo 30, ano? So, ngayon, since wala eh, hindi po siya nag-breakout sa may 200, sa may taas na, ano, 200 day moving average based dito sa weekly. So, ngayon, pag-chinek natin dito sa daily, boom, nalaglag na. Ayun, no? Ayan. So, ito na yung sinasabi natin. This is very crucial kasi kung titingnan natin, so almost retest na to guys eh. Halos ano, since nakadikit na rito sa may na support natin. It means ano to, kumbaga, na throwback na to. Sideways, of course before to, then of course breakout, then throwback. So ngayon, pagka nag-hold guys at nag-stay dito at nag-breakout ulit, ayun. Solid do guys, no, for ALI. So for now we need a more confirmation for this ano, okay, para maging bullish yung kanyang chart. Ayan, then yung last of course globe. For globe, pagka-check natin nasa taas ulit siya. Ayan, no, ayan. So I think baka mauuna pa tong mag-rally guys. So of course yung ating resistance nasa 2250. Ayan. So bakit doon? E di silipin natin ano. So based dito sa ating pattern, of course kitang kita na yung kanyang major resistance ano,
based sa ating big picture. So, may mga retest dito, guys. Ayan, o. Retest. Okay. So, it means, dito talaga yung ating target. No? And, of course, kung nakabili ka sa baba, much better yung magiging ano mo dyan. Magiging profit mo. So, nasa 31%. No? Kung nakabili ka rito sa baba. Ayan. So, overall naman, goods. Ayan, kasi sideways naman siya. Pero matagal na kasi ito eh. Ayan. So, this rally, I think, naging ano siya, parang naging fake out. Diba? Since pandemic to eh. Of course, tumaas yung demand. Eh, since, ano na, kumbaga, lumuwag na ngayon. Kaya, ayun. No? Pero kung titignan natin yung chart, medyo naka-recover naman na ulit. At ready na ulit to for a retest dito sa may sinabi natin, 2250 guys. No? So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.